Yeah, I never dreamed of being an actor. I always wanted to be a soldier. I wanted to make it my career. Eduardo Berches Garcia, isang magaling na aktor, mapabida man o kontrabida, mapa-aksyon, drama at komedya. Sino ba ang hindi nakakakilala sa isang mahusay na veteranong aktor at sa isang Eddie Garcia? Ako po si Royce and welcome sa Kien Thoughts. Sa video na ito ay muli nating balikan ang buhay ng isang premyadong aktor at direktor na nabansagan bilang the greatest Filipino actor of all time. Ito ang kwento ni Manoy at ang hindi inaasahang aksidenteng tatapos sa kanyang buhay. Eddie Garcia, mahusay na aktor ng pelikulang Pilipino. Isinilang noong May 2, 1929 sa bayan ng Huban sa Sorsogon. Ika nga ng marami, maaasar ka sa pagiging kontrabida niya, pero matatawa ka sa kanya bilang isang komedyante. Maiiyak ka sa mga drama at syempre madadala ka sa maaksyong pagganap ni Manoy sa pelikula. Wala ka talagang itulak kabigin dahil sa sobrang husay ng aktor na ito. Sa loob ng halos 7 dekada sa industriya ng showbiz, nakagawa si Manoy ng halos 700 na pelikula at palabas sa telebisyon. Hindi may kakaila na walang makakapantay sa naiambag at legasiya niya sa pelikulang Pilipino. Lumaki sa isang maliit na farm sa Naga si Manoy kasama ang kanyang 4 na kapatid. Nang mag-aral sa elementary ay pumasok naman siya sa Sorsogon Elementary School pero kalaunan ay lumipat sa Maynila. Nagtapos si Manoy ng sekundarya sa San Beda College at kumuha ng kursong AB Psychology sa parehong paaralan. Alam niyo ba na si Manoy ay nagsilbi bilang isang Philippine Scouts matapos ang 2 digmaan at nadestino bilang military police sa Okinawa, Japan. Hinimok siya noon ng kanyang commanding officer na magbalik sa serbisyo sa ibang bansa subalit isang kaibigan ang nag-anyaya sa kanya na pumasok sa showbiz. Dahil sa kanyang natural na talento, sa kanyang unang audition pa lamang ay nakuha na agad niya ang kanyang kauna-unahang role sa pelikula na pinamagatang Siete Infantes de Lara noong 1949. Magmula noon ay tuloy-tuloy na nga ang kanyang matayog na karera sa larangan ng komedya, aksyon, drama at iba pang pelikula. Dahil sa may lahing Espanyol itong si Manoy, kadalasan ang mga role na naibigay sa kanya ay mga kontrabida roles. Dahil naman sa kanyang husay sa pagganap bilang isang kontrabida, kinilala siya ng FAMAS bilang Best Supporting Actor mula noong 1957 hanggang 1959. Naging kontrabida rin siya sa mga pelikula ng isa pang batikang aktor na si The King Fernando Po Jr. Sa pagpapatuloy ng kanyang karera, naging direktor at producer din siya sa napakaraming mga pelikula at mga palabas sa telebisyon. Taong 2012, tinanggap niya ang isang role sa indie film na pinamagatang Buwakaw kung saan gumanap siya bilang isang bakla na nag-iisa lamang sa buhay at inaalagaan ang isang asong kalye na nagngangalang si Buwakaw. Sa pelikulang ito, tinanggap ni Eddie Garcia ang Asian Film Award Best Actor sa 55th Asia Pacific Film Festival at siya lamang ang nag-iisang Pilipinong aktor na tumanggap sa parangal na ito. Kahit na nga may katandaan na itong si Manoy ay hindi pa rin talaga mawawala sa puso niya ang pag-arte. Naging parte pa siya ng ilang mga soap opera sa TV katulad ng Little Nanay ng GMA Network noong 2015 at naging kontrabida sa Philippine television show na FPJ's Ang Probinsyano ng ABS-CBN na pinagbibidahan ni Coco Martin mula 2016 hanggang 2019. Kahit na nga napakaganda ng itinakbo ng karera ni Manoy, napanatili pa rin niyang pribado ang kanyang buhay may pamilya. Namuhay siya ng payak at napakasimple. Wala rin siya mga luxury cars o mga mamahaling gadgets. See my phone? I don't like that phone. This one, you don't need the... When you text, oh, dali. Yan, ang daming... I don't like that.
Ayon nga sa kanya mga nakatrabaho mula noon hanggang ngayon, napaka-professional na tao na itong si Eddie Garcia at hindi man lang siya nasangkot sa kahit anong kontrobersya. Sa loob ng 33 years, kinakasama ni Manoy si Lilibet Romero, pero bago ito ay naikasal siya kay Lucila Schanberg na namatay naman sa cancer noong 1995. Nagkaroon siya ng tatlong anak kay Lucila, si Eddie Boy Jr., Erwin at Elizabeth na lahat ay sumakabilang buhay na rin. May isa pa siyang anak na babae na ngayon ay naninirahan sa San Diego, California. Noong June 8, 2019, isinugod sa Mary Johnston Hospital sa Tondo, Manila ang aktor matapos itong aksidenteng mapatid sa isang cable wire. Dito ay tumama ang kanyang ulo sa isang pavement habang nag-shooting para sa isang upcoming television series ng GMA Network na Rosang Agimat. Dahil dito ay nakomataw si Manoy, inilipat siya kalaunan sa ICU ng Makati Medical Center. Nakuhanan pa nga ng video footage ang buong pangyayari sa aksidenteng ito. Ayon sa initial na report, inatake di umano sa set si Manoy ayon sa kanyang pamilya, pero kalaunan ay napag-alaman na nagtamo ng neck and cervical fracture ang aktor dahil sa aksidente. Kalaunan naman ay sinabi ng pamilya ni Eddie Garcia na fake news ang naunang report. Ayon sa kanila, malusog at fit sa role niya ang aktor bago ang naturang aksidente. Noong June 15, 2019, makalipas ang isang linggo mula ng maaksidente si Manoy, pumayag na ang kanyang pamilya na ilagay ang aktor sa Do Not Resuscitate status. Noong June 20, 2019, bandang 4:55 PM, idiniglara na patay si Eddie Garcia sa edad na 90 years old. Ang aksidenteng naging sanhi ng pagkamatay ni Manoy ay naging kontrobersyal. Nagkaroon ng issue sa set ng Rosang Agimat dahil walang naka-standby na medical team o ambulansya man lamang. Makikita pa sa isang video footage na buhat-buhat ng mga tao na hindi naman medically trained ang walang malay na si Garcia na maganap ang aksidente. Dito ay naglabas ng saloobin ang kinakasama ni Manoy na si Lilibet laban sa GMA Management. Kung nagkaroon lang daw sana ng sapat na preparasyon ang produksyon, ay maaaring hindi nangyari ang ganito. Dahil dito ay nagsagawa ng investigasyon ng Department of Labor and Employment at ang Occupational Safety and Health Center upang alamin kung may violation ba ang GMA Network sa nangyari kay Garcia. Dito nga ay nakita ng OSHC ang mga related violations ng GMA Network base sa kumalat na rin na mga video footage. Walang first aid, walang medical supply, walang stretcher at walang medical team. Idinagdag din ng DOLE na hindi nag-submit ang GMA Network ng incident report ng aksidente within 24 hours. Dahil dito ay pinagmulta ang GMA Network ng 810,000 pesos at another 80,000 pesos. Dahil walang safety officer o first aid man lamang ang istasyon nang maganap ang aksidente, pero nag-submit ng appeal ang GMA Network sa ruling na ito. Isang malaking dagok sa industriya ng showbiz, lalo na sa pelikulang Pilipino, ang hindi inaasahang pagkawala ni Eddie Garcia. Gayunpaman, alam naman natin na kahit na nga sa mapait na aksidente nagtapos ang kanyang buhay, namatay naman siyang ginagawa ang kanyang pasyon. At yun nga ay ang pag-arte sa pinilakang tabing. Ang kanyang mga obra ay siguradong kagigiliwan at hahangaan pa ng mga susunod na henerasyon. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Special shoutout kay Ma'am Hazel Fiesta and advance happy birthday po. Shoutout din kay Jennifer Pericones at kay Sir Raymond Will Villoria. Muli, ako po si Roy Z. Hanggang sa mga susunod na video, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay.